That was legit entertainment talaga, mga tol. Nakita naman natin kung paano nangyaring laban at itong video na to ay magre-react tayo at i-breakdown natin kung ano yung mga nangyari at mga hindi nagawa ni Boss Bullet. Pero nais ko muna ng i-congratulate ang bawat isa kay sa team ni Mamot at sa team Mandirigma dahil naging successful. Also sa part ng URCC, naging successful tong laban na to. Pero bago ang lahat, sa hindi pa nakakapanood, panoodin muna natin yung video. Yeah. At ayan nga, nagsimula na. Round 1, ito na. Mm-hmm. Ah, buti nga wala nga sounds yung inano nating video para hindi tayo maka-operate, baka ayaw makipag-touch gloves ni Mamot. Relax na relax si Mamot. Oh, front kick. Ooh. Bang. Oy, dirty boxing. Clinch. So, hindi po nakakalam yung suntok na yung stagiliran. Masakit din po yan. Malakas yung grip ni Boss Bullet, ah. Boom, nasintido. Bang, bak. Sa harapan ni Coach Badong, oh. Tumayo ka. Wala daw, sabi ni Boss Bullet. Wala daw. Ooh, muntik na yun. Sayang yan. Oh, another front kick. Ooh. Wala, umiiling. Opa, uy, teka lang. Boom. Bang, tulog. Yun, in-out na ng referee. Pati referee. Ayaw magpaawat. Yun, napanood nga natin. Unfortunately, para sa mga team Mandirigma, natalo nga ang pambato nila na si Boss Bullet. Pero, hindi ko siya masasabi na talagang talo ang lahat. Or talong talo si Boss Bullet or mga supporters ni Boss Bullet. Dahil, kung napanood nyo yung laban, dun sa live, nagbitaw si Boss Bullet ng salita na hindi pa yun yung last na laban niya. At hindi naman talaga sila magkaaway. Ayun yung sinasabi ko dun sa mga nakaraang vlog na ginagawa lang niya yan for entertainment. Pero sana yung mga tao na nasa likod or mga fans or viewers, followers, ay huwag tayong mag-away-away. Huwag kayong mag-away-away dahil at sabi nga ni Boss Bullet, at the end of the day, eh para lang yun sa laban. Para lang ma-excite tayo. Pero huwag to the point na magkaagulo kayo-kayo. Hayaan nyo silang maglaban. Kaya ayun nga, as I expected na si Mamot talaga ang mananalo, although nabigla ako. Hindi ako nabigla na nananalo si Mamot, pero nabigla ako na ganun kabilis. At eto nga yung i-breakdown natin kung ano yung mga hindi nagawa ni Boss Bullet, kung bakit nangyari yung ganun kabilis. Una sa lahat, hindi niya ginawa yung leg kick. Hindi ko alam kung ganun talaga yung game plan nila. Pero tingin ko hindi ganun yung game plan. Dahil ang nakita ko sa kanya, ang ginagawa niya, front kick sa stomach, eh hindi masyadong tatablan yun. Kasi mataba nga si Mamot eh. Hindi masyadong tatablan yun. Kahit sipain mo na round motion, kahit magpaano sa yun, magpasipa, hindi basta-basta tatablan eh. Hindi ko alam kung bakit niya pinaulit-ulit yun. Okay? And then, yung takedown attempt niya, para sa akin, masyadong mataas. Yung shoot niya masyadong mataas. Kung binaba niya pa ng konti, siguro baka na takedown niya si Mamot. Kasi masyadong mataas
na nangyari, medyo natulak lang si Mamot. Pangalawa, sinubukan niya mag-dirty boxing eh. Nag-clinch siya, tapos sumuntok-suntok siya. Bakit hindi niya ginawa na habang na-clinch siya, suntok-suntok, tsaka siya bumaba. Tinry niya sanang i-take down. At yung last ay, hindi niya masyadong gamay yung cage. Kasi medyo, ang alam ko, medyo maliit yung cage ng URCCC. Tsaka, syempre, mas malaki si Mamot. Delikado ka doon. Kung mas mabilis ka, kagaya ni Bullet, mas mabilis siyang tumakbo-takbo. Eh. Kaso nga lang, maliit yung cage, kaya maliit yung tatakbuhan niya, kaya nahuhuli siya kagad. At saka, mas mahaba talaga yung reach ni Mamot. Ang isa pang nakita ko, hindi siya, si Boss Bullet ay hindi masyadong bumibitaw ng combinations. Kasi kung ginawa niya, bitaw siya ng kunwari, jab, or sinisipa-sipa niya ng konti sa ulo, tsaka sinisipa niya sa baba, sa leg, sumubok siya ng leg kick, parating leg kick, tsaka siya mag-high kick, pwedeng tumama eh. Kaso nga lang wala, pa isa-isa lang siya. Hindi ko ba alam kung medyo kinakabahan siya or medyo, syempre, takot kay Mamot, gawa ng, talagang alam niya yung kapasidad. Una pa lang naman, alam ni Boss Bullet ng kapasidad ni Mamot. Ang may nakita lang akong magandang ginawa niya doon, yung high kick niya, yung head kick sana, na hindi tumama. Kaya naman hindi tumama, kulang sa combination eh. Kasi kung nag-leg kick siya nung umpisa pa lang, nakaland siya ng mga tatlong leg kick or dalawa, umakma siya ng sisipa, pwedeng dumipensa si Mamot sa baba eh, kasi alam niya na leg kick, tapos tatamaan niya sa mukha yun, sigurado. Eh kaso nga lang, biglaan, hindi naman siya sumisipa sa baba, puro siya stomach, tapos sumipa siya sa taas, hindi tumama. Muntik na tumama, pero kung tumama yun, medyo may pagkakaalagyan talaga. Kaso lang, hindi nga tumama. Kasi nga, kulang sa combination, tsaka yung variety ba, yung pwede kang bumaba, mag-leg kick, pwede kang mag-head kick, or pwede kang jumab, or tsaka shumut. Kaso wala siyang ganun eh. Hindi niya na-mix masyado eh. Yun ang kaibahan. Nandun na nga yung experience ni Mamot sa cage, sa laban sa cage. Maiita natin dun na wala nga experience si Boss Bullet sa ganun. Kasi, malamang sa malamang, meron silang game plan dun. Ayun nga, yung experience, hindi ko sinasabi, dahil ganito nga nangyari, hindi ko sinasabi na hindi ginawa to ni Boss Bullet or hindi alam to ni Boss Bullet. Hindi niya to nagawa dahil, yun nga isa sinasabi ko doon sa isang vlog ko, na yung kaba, yung adrenaline, pwedeng magpatalo sa'yo, it's either magpahina sa'yo or magpalakas sa'yo. Ang nangyari sa kanya, sa tingin ko, yung game plan hindi niya nagawa. Although well-equipped siya, alam niya yun sa lahat. Alam niya lahat yun sa utak niya. Na pwede niyang gawin to. Pero pagdating sa cage, hindi niya na nagawa. Kasi nga sa experience niya nga, at sa kaba, hindi niya na nagawa. Kaya tingin ko naging ganyan yung resulta. Pero kudos pa rin kay Boss Bullet na eto yung talagang panalo. Panalo ang lahat ng Team Mandirigma. Hindi kayo binigo ng sinuportahan nyo. Dahil, at first place, alam naman natin na, at alam ni Boss Bullet, nalugi talaga siya. Sa timbang pa lang. Tsaka sa experience. Pero lumaban siya. Yun ang maganda doon. Lumaban siya. Pinanindigan niya kung ano yung mga sinasabi niya. Hindi nga lang siya nanalo dahil kulang sa experience. Pero sabi niya nga, hindi ito ang huli. Kaya sa susunod, talagang pwede nating abangan pa rin. Kaabang-abang pa rin yung susunod niya na laban. Dahil alam natin na may talent talaga siya. May skills talaga siya. Hindi nga lang niya na ano dito. Gawa nga ng experience. Medyo siguro kinabahan. At kaya ganun ang nangyari. Pero kudos pa rin kay Boss Bullet at congrats pa rin sa kanila. Siyempre kay Mamot, gaya nga ng ini-expect ko si Mamot. At sa lahat ng Team Mandirigma, mabuhay kayong lahat. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Alam ko naman na hindi dahil yung idol nyo ay ganun din. Babangon ulit yan at exciting pa rin yung mga magiging susunod na laban ni Boss Bullet. Dahil alam naman natin na may kapasidad pa rin siya. Pero kasi masyado talagang malaki si Mamot. Yun nga lang, syempre, at least maganda dun, pinanindigan niya. Kaya, ayun yung reaction ko at saka yung mga comment kung ba't hindi niya nagawa yun. Pero, ayun nga, magkakaibigan pa rin naman, professional, ganun. Kaya, huwag yung mga viewers, huwag tayo magtalo-talo. At natapos na yun, at least napanindigan ni Boss Bullet kung anong gusto niya. At ang gusto niya ay makalaban ang tunay na world champion. Dun pa lang panalo na siya dun. Kaya sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo. At sa mga bashers, salamat sa inyo. At ayun, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat. Peace.